So, what's up guys? Nandito na naman tayo sa ating casa. Sa tagal-tagal, nakabalik muli tayo dahil sa meron tayong ipapa-downgrade na naman. Ibabalik ko na sa wakas sa low gear 14 teeth yung kwan ko, yung sprocket ng engine ko, kasi gusto ko bumalik magka-arangkada ulit ng malakas yung GPR natin. So, ito guys, so meron tayong kapwa dito, naka-sport bike rin na nagpa-upgrade siya ng boss, kaway-kaway. I-upgrade niya, in-upgrade niya yung panel gauge niya, oh. Pwede pa, rev boost. Kano yan boss? 1.7 Shopee Racing. Sa Shopee Racing na pa rin yan nakuha. So, pwede rin kayong magpalagay dito yan. Siyempre, yung nagkabit niyan este yung master mechanic pa rin natin. Ito siya, walang kupas. Kahit ano may alam. So, ito guys, yung pinapa-upgrade natin. Santa yun. Pinapa-upgrade, binabalik ko sa 14 teeth kasi marami yung feedback na maganda yung combination ng 1434 sa GPR natin. So ito, sa mga hindi nakakaalam, Lazada Racing din to. Search na lang XR200 engine sprocket. So hanggang 13 to 17 teeth yun nandun sa Lazada. So depende lang sa anong gusto nyo. So, kumuha rin kayo nun kung gusto nyo, ha? So, ito guys, pinapakabit natin. Tsaka mag-change oil na rin tayo. Ito lang, ordinary lang na Castrol. Semi-synthetic. Mura lang to guys, 200 plus. Eh, yabu na na, wako extra. Ba, tapapan ko na dito sa kung salin-salin sa balay. Ang kulang ba? 1 liter pa na. Oh guys, so 1 liter lang yung nadala ko. Oh, pwede na rin 'yan. Meron din tayo dito ng kulang GPR. Pusing, kaway-kaway. Ito rin mga kapwa GPR rider ko dito sa Cagayan de Oro. Meron din siyang billion seat. Tapo ano? Tama. Maganda to, lalo na pag meron kang OBR. Sana all na OBR. So papalitan natin yan guys. Currently 16 teeth yan. Ayun, no, may kalawang na dahil hindi nagagamit. Wala ring oil. Wala kasing biyahe ngayon. So guys, dito ulit ha, sa Motorstar Kugman, Cagayan de Oro City. Change oil na naman guys sa wakas. Talagang kapag sa pormahan, no, hindi talaga may bibitin tong GPR. Medyo hindi lang ganong makinis kasi 2 weeks na nag-uulan dito sa amin. Okay pa man eh. Ganyan eh. Ano mag ipabuto ni Knoyer? Wala. Lukuya. Oy, ate. So guys, so pinasok yung ano ba tawag dito? Auxiliary light sa loob. Isulod gino? It's kayo ba? Siyo, malagyan mo na. Oh, yan, isa to sa mga gawa ni Master Mechanic Ryan. Kita nyo sa loob ng headlight assembly, talaga nilagay yung auxiliary light niya. Parang gusto ko rin ito eh. Ah, mayroon din sa baba, no? Ah, bakbakan na to ng one, endurance racing. Lalo na paggabi. Yung sa akin, hindi kaya. Daming GPR dito guys, oh. Dito naman, oh. May orange. So guys, tapos na, naikabit na yung 16 teeth na 16 teeth? 14 teeth mula sa 16 teeth na engine sprocket. So parang feel ko na talaga na ito na yung
sprocket na inihanap, hinahanap-hanap ko na timpla sa 34 na rear sprocket, kasi yung 34 pang high speed talaga, mabigat sa yung sa likod, so dapat i-compensate talaga ng malakas na torque sa front engine sprocket to. So hopefully, excited na ako nito guys, sa matestingan yung performance nang makita nyo. Nilalagyan na ng oil. So nagtatanong kung ano yung best na oil ng GPR natin. Ang sagot ko po, in my own opinion talaga, kasi nanggaling na rin ako sa Motul 100% synthetic, masasabi kong wala ganong significant performance talaga yung dala ng mga mamahalin na oil. Ang pinaka-importante lang talaga is proper maintenance lang talaga. So dapat kung due na kung cheap lang yung binili nyo na oil, dapat mas mainam kayo mag-change oil mga every month or 2 months siguro pinaka-matagal. Kasi yung GPR natin, takaw talaga to sumunog ng oil. So mag-ingat kayo lalo na sa yung nagpukumpiyansa lang na one, kasi mauubusan kayo ng oil, yun, masisira talaga yung motor nyo dyan. Ito na naman, cold start na naman tayo. Ulahaw as usual, masisira na naman yung mic. Ano nyo guys, ah, ayun. So guys, ito yung idle niya pag uminit na yung makina. So yung idle ko nasa 1.5. So guys, meron na naman tayo ditong isang GPR. Ang pinapa-upgrade niya is yung pinalagay niya tong Shark kang Boss J Mags ata to. Bro, kaway. Hello. Subscriber din natin to siya sa. Oh, pareho kami ng setup. Yung dati kasi niyang CDI pareho din sa akin yung shower. Kaso lang nagmalfunction at parang na short circuit ba kumbaga. Hindi na gumana. So shout out sa shower, no. Baka may ganyang experience din kayo sa shower. So ito talaga yung Shark, K-Shark, famous talaga to dito sa Pilipinas kasi gawa to ni J-Mag, yung motor na tumatap ng pila to ya? 154, no? 154 sa Z2 niya, yung modified na niya nga, loaded niya nga Z2. So ito yun guys, isa rin to sa mga well recommended na CDI. So hintayin natin kung ilan yung RPM na kaya nito. Priram gyapon sa kuha. So sa lahat ng again, sa lahat ng gustong magpa maintenance, bumili ng Motorstar na motor nyo, highly recommended ko tong branch nila dito sa Pugman. Meron silang available dito na Z200. Kasi hindi pa talaga madating yung bagong GPR, yung Explorer 250 version 2. So ito lang muna yung mga sport bike nila dito. Ang kagandahan talaga dito is andito si Master Ryan, di ba, siyempre. Yun lang guys, see you next vlog sa susunod na naman nating upgrade, di ba. Ride safe tayong lahat, bye bye. Guys, tapos na tayo sa wakas. Uwi na tayo at matestingan na natin tong 14 teeth. Okay? Una ko.